Magandang araw! Nagbabalik na naman ang ating kwentong alamat! Ang alamat ng saging. Ang kwento pong ito ay hango mula sa scribd.com na in-upload po ni Lani Perez noong November 12, 2009. Noong unang panahon, may isang kaharian ng lunti ang mga bukid, malinaw na mga batis at asul na mga burol sa lanaw. Pinamumunuan ito ng isang maganda, mabait at napakarunong na reyna, kaya ginagawa ng kanyang nasasakupan ang lahat upang mapaligaya siya. Pasaganayin natin ang anin sa ating mga bukirin, wika ng mga lalaki. Sa gayon, maliligayahan ang ating reyna. Panatilihin nating malinis ang ating mga kabahayan at maayos ang ating mga tahanan. Wika naman ng mga kababaihan. Sa gayon, ikararangal tayong lahat ng ating reyna. Maging masunurin at magpakabait tayo, sabi ng mga kabataan. Sa gayon, palagi tayong mamahalin ng ating mga magulang at ng reyna. At ginawa nilang lahat ang kanilang ipinangako. Sinunog ng mga kalalakihan ang kanilang mga sabungan at sugalan at gumawa sa mga bukid ng buong maghapon. Pinanatiling malinis at makintab ng mga kababaihan ang kanilang tahanan. Nagpakabait ng husto ang mga kabataan, kaya itinapon ng lahat ng mga magulang ang kanilang mga pamalong patpat. Samantalang itinurong mabuti ng mga guro ang mga araling nararapat ituro sa mga mag-aaral. Lumipas ang mga taon at patuloy ang reyna sa pamumuno ng nag-iisa. Ngunit may isang taong hindi nasisiyahan sa kaharian. Isa siyang masamang pinsan ng reyna. Nais niyang siya ang mamuno sa kaharian at nag-isip ng maraming masasamang bagay upang maagaw ang trono ng reyna. Marami pang taon ang nagdaan, nag-iisang pinamumunuan ng reyna ang kaharian. Napakaraming manginibig mula sa ibang mga bansa. Mga hari at prinsipe ang nagmamakaawa sa kanyang pag-ibig. Ngunit sinagot sila ng reyna ng, "Kapag tinanggap ko ang isa sa inyo, magagalit ang iba, magkakaroon ng digmaan. Mamabutihin ko pang manatiling walang asawa at maging payapa ang aking kaharian, kaysa mag-asawa at maging dahilan ng kaguluhan." Samantala, lihim na may pag-ibig ang masamang pinsan ng reyna sa isa sa kanyang mga manginibig. Nagbalak siya at binulungan niya ito. "Bakit ka nagsasayang ng oras? Mahal ka ng pinsan kong reyna. Hindi lamang niya matanggap ang iyong pag-ibig sapagkat maglulunsad ng digmaan ang ibang mga manginibig niya. Dalhin mo rito ang iyong mga kawal at ipapatay mo ang iyong mga karibal at ang mga gwardya ng reyna. Pasukin mo ang lungsod at magiging iyo ang reyna at ang kanyang kaharian." Pinaniwalaan siya ng manginibig at matuling umuwi sa kanyang bayan. Tinipon niya ang pinakamahuhusay niyang mga sundalo at nagbalik sa kaharian ng reyna. Isang matingkad na kulay ng ibong may mahiya, ang nori, ang nakarinig na pataksil na pakana ng pinsan ng reyna at ng manginibig. Lumipad ang nori sa may bintana ng reyna. Iwinasiwas ang kanyang mga pakpak at nagsabi, "Pakinggan niyo ako, mahal na reyna. May nais akong sabihin sa inyo." "Magsalita ka," sagot ng reyna. "Dapat po ninyong malaman na may balak ang isa sa inyong manginibig na patayin ang lahat ng kanyang karibal at ang iyong mga gwardya. Binabalak din po niyang agawin kayo ng sapilitan at pakasalan kayo. Ngunit hindi yan ang lahat. Nais ng iyong pinsan ng iyong korona at hindi siya titigil hanggat hindi niya kayo mapapatay at makakamit ang pag-ibig ng iyong asawa."
Tapos makapagsalita ay lumipad ng papalayo ang ibon. Lubhang nabahala ang Reyna. Aba ang hinagpis niya. Sinikap kong pamunuan ang aking kaharian ng buong husay at katalinuhan. Sinikap kong mabigyang kasiyahan ng aking mga tauhan na lubos ng aking makakaya. Ngunit ang sarili kong pinsan pala ang magtatraydor sa akin. Natigib sa kalungkutan ng kanyang puso. Buong pait siyang nanangis na parang nadudurog ang kanyang puso. Ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang pighati sa kanino man. Nang sumapit ang gabi, inutusan niya ang lahat ng nasa palasyo. Mga katulong, mensahero at mga gwardiya na lumabas sa bakod ng palasyo. Nag-alinlangan ng mga tao kung bakit gumagawa ng ganong pakiusap ang Reyna. Subalit inisip nilang may mainam na dahilan ang Reyna sapagkat wala pa siyang nagagawang anumang bagay na hindi makatarungan. Nang makalabas ang lahat, ikinulong ng Reyna ang sarili sa kanyang silid at siniliban niya ang silid. Mabilis na kumalat ang apoy sa iba pang mga silid. Nakita ng mga tawang apoy at tinangka nilang apulahin ito. Ngunit isinusi ng Reyna maging ang mga pinto ng palasyo kaya't natupok siya kasama ng buong palasyo. Ipinagluksa ng mga tao ang pagkamatay ng kalinang Reyna. Nagtayo sila ng magarang bakod sa palibot ng kanyang mga abo. Nararapat natin siyang dakilain sapagkat minahal nila tayo ng lubos. Wika nila. Isang umaga, hindi pa natatagalan pagkaraan noon, isang mahiwagang halaman ang lumitaw sa bunton ng mga abo. Malalaking pahaba ang berde nitong mga dahon na nakakapit sa isang tuwid na puting sanga. Walang tinik ang katawan ng puno at iwinasiwa sa hangin ang mga dahon nito. Nakilala ang halaman bilang saging. Ito ay ang ating Reyna, sabi ng mga tao sa isa't isa. Nabuhay siyang muli. Tumubo ang halamang saging at hindi nagtagal, isang hugis pusong bulaklak ang lumitaw mula sa ubod nito. Hubog daliring mga bunga ang lumitaw mula sa bulaklak nito. Nang mahinog ang bunga, tinikman nila ito at ang mga tao nagsabing, "Napakasarap! Handog ito ng Reyna sa atin." Kinain nila ang bunga at lahat ay sumang-ayon na handog sa kanila ng kanilang Reyna ay kasing tamis niya. Ginawang tsyongo ng Diyos ang masamang pinsan ng Reyna. Napaklasan itong napakatamis ng handog ng Reyna kaya naging paborito nito sa lahat ng mga prutas. Ang alamat ng saging. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.